Sa lahat po na nagtatanong kung paano ang magandang idea ng paggawa ng loop bed. Kasi po dito sa Pilipinas, marami po sa atin, mahirap lang tayo, maliit lang po ang bahay natin. Ideal talaga ang gumawa ng loop bed kasi yung ilalim pwede niyang gawing study room tapos yung taas pwedeng tulugan. Pero may magandang idea para po makatipid sa bakal sa paggawa ng loop bed, mga best friend. At maganda pa. Paano yun? Ganito po yun. Oh, halimbawa, eto po. Gagamitin niyo, halimbawa, 2x2. Gagawin niyo, ididikit niyo lang po rito yan. Ang mangyayari, ang paa mo, dalawa na lang. Kung nasa gitna ka ng pader. Ngayon, kung kantuhan, isang paa lang po ang kailangan mong gamitin. Kasi ito, nasa pader din. Nakadikit din sa pader dito. Halimbawa, nasa kanto. Di ba? Pero ito, halimbawa, nasa gitna. Dalawa na lang po ang paa natin gagamitin, mga best friend. Ngayon, ididikit niyo lang po rito to sa pamamagitan po ng Dynabolt, yung ating Brazilian Dynabolt, mga best friend, 'di ba? Napakatibay nito kasi po yung bakal niya mismo ang bumubukas sa loob tapos hindi niya hinahatak ito palabas. Yan pong buong yan mapupunta sa loob ng pader kaya napakatibay. So ang gagawin niyo, ididikit niyo lang to rito. Ito po ipapako natin dito, 'di ba? So ang tanong, paano to papasok dito, eh napakalaki, napakalapad ng 2x2, 'di ba? Ganito lang po 'yan, mga best friend. Dapat meron po kayong pambutas. Bubutasan niyo ng magkabila, ganito po 'yan. Una, binutasan natin ang diretso at bubutasan natin 'to ng mas malaki na makapasok ito doon. Tapos doon lang sa magsisimula pag ganyan. Okay? Yan. So ito, dapat pumasok doon. Ayan, nakapasok na, no? Paano nyo ito ilalagay ron? Tatanggalin nyo ito. Tatanggalin nyo po ito. Tapos, gagamit po tayo ng ito. Ito po, wala po nito dito sa Pilipinas na binibenta. Meron mga mailiit. Kaya lang paano mo gagamitin dito? Hindi pwede. Kaya po, bumili po talaga ako sa abroad nitong mahaba. Sa atin, 120 lang po yan. Napaka-useful nito. Bakit? Kasi ito po ang gagamitin nyo dito. Yan. Oh. Oh, may mapasok mo ngayon to. Okay. Ayan. Pag pinasok mo ngayon dun sa pader, imagine napakalaki ng, ayan ang buong yan, ang nasa loob ng pader. Papasok mo yan, tapos saka mo iigpitan eh, no? Nakikita nyo mga best friend kung gaano katiba yung ating Dynabolt. Ganyan po kalaki ang papasok sa loob ng pader. Tapos, ang maganda niyan, mga best friend, dito po, kung ayaw niyo naman makita may butas dyan, dito niyo ilalagay yung tubo naman na parugtong dito. Tsaka niyo i-weld. So, may kita mo, parang walang, sabi mo, paano dinikit yung sa pader? Wala namang bolt. Di nila alam, tago yung bolt mo. Nakadikit sa pader, matibay. Napakaganda. Sabi ko, napakahalaga nito, lalo na gagawa ka ng mga ganyan sa pader. O kaya pinto, ilalagay mo 2x2 yung hamba mo. Something like that, mga ganun, mga best friend. Napakahalaga nito, kailangan to. So sabi ko, maghanap ako doon sa ano, sa abroad, mga best friend. Nakakita po ako, ito ha. Sa atin po, 120 lang. Ito yan na, mga best friend, ha, available dito sa atin. At yung ating Dynabolt, nakakaubusan na, mga best friend, ha. Umorder na po kayo, manapakalaga niyan. Sa lahat po ng interesado dito sa ating wrench, mga best friend, ito po ay magnetize, ha? At yung magnet niya talagang matibay. Tingnan nyo, ha? Oh. Oh. Mailalagay mo kung saan mo gustong ilagay, di ba? Dito sa atin, 120 lang, mga best friend. Ganyan po tayo rito, mga best friend, ha? Kung may ibababa natin, ibababa natin. Kaya lang, minsan, may mga matataas talagang supplier. Pero, ang matitiyak nyo po rito, mga best friend, pag dito po kayo bumili, tiyak 100% legit ang mabibili nyo, mga best friend. Diba?